I guarantee you that at some point, everything's gonna go south on you. Ready? He's 50 million miles away from home. He's totally alone. What the hell is he thinking right now? I am the greatest botanist on this planet. Isang milyong tao ang pupunta sa planeta ng Mars at sasakupin ito by 2050. Hey, what's up guys? It's Kentos here. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang plano ng isang American business tycoon and billionaire na magkaroon ng isang Mars colonization project. Ang Mars mission na ito ay naglalayong magpatayo ng isang syudad na magiging simula ng sibilisasyon ng mga tao sa planeta ng Mars. Ilang dekada na nga ang lumipas mula nang makaapak ang unang tao sa buwan. Matapos ito ay naging sunod-sunod na ang ating mga space explorations dahil nais nating tuklasin ang misteryo ng kalawakan. Dahil nga sa patuloy na pagyabong ng ating siyensya at teknolohiya, maging ang ibang planeta ay nais na rin nating galugarin at kalaunan ay maging ikalawang tahanan. Pero sino nga ba ang taong nasa likod ng malas sci-fi at ambisyosong plano na ito? Yan at iba pa ang ating uusisain, kaya make sure na tapusin mo ang video na ito. Bago tayo magpatuloy, kung hilig mo ang mga informative video na katulad ito, mag-subscribe ka muna and please hit the bell icon para ma-notify ka kapag may mga bago tayong upload. I-like mo na rin ang video na ito at subukan din natin paabutin ito ng 100 likes. Tara at simulan na natin! Hey man! Kumusta ka tropa? Welcome sa channel kung saan ang kaalaman ay nag-uumapaw. Kasalukuyang pangsiyam sa listahan ng Forbes bilang pinakamayamang tao sa buong mundo at may estimated net worth na $68 billion. Ganyan kayaman at ka-impluensya si Elon Reeve Musk, o mas kilala bilang Elon Musk. Siya ay kasalukuyang CEO ng Tesla Incorporated, isang kumpanya ng mga high-tech na kotse, at ang SpaceX, isang kumpanya naman na gumagawa ng mga sasakyan para sa mga space explorations. Naging co-founder din siya ng PayPal, isang online payment platform. Tinagurian bilang isa sa mga trillionaire o ang mga high-tech na entrepreneur na gumagamit ng kanilang sariling pera para gawing posible ang mga akala natin ay sa science fiction lamang natin makikita. Si Elon Musk ay ang bilyonaryong negosyante na nangangarap na sakupin ng tao ang planeta ng Mars. Ang kanyang kumpanya na SpaceX ay nagbabalak na magpadala ng space rocket na tinatawag nilang Starship sa planeta ng Mars by 2022. Ito ang robotic cargo flight na tinatawag nilang Heart of Gold. Kukumpirmahin ito ang posibleng water source at ang mga posibleng maging panganib ng planeta ng Mars para sa tao. Ito din ang maglalagay ng mga power source, mining, life support structure at mga propellant. Susundan naman ito ng ikalawang misyon na magdadala ng mga unang tao na maninirahan sa Mars by 2024. Bukod dito ay maghahatid din ito ng mga panibagong supply para sa posibleng expansion ng City of Mars. Dahil sa obsesyon ni Musk sa planetang ito, sinabi niya na kahit ang kanyang mga ari-arian sa Earth ay handa niyang gamitin para lamang maging posible ang plano niyang sakupin ang Mars. Sa katunayan ay halos lahat ng pondo sa development ng space vehicle na ito ay privately funded ng SpaceX at ni Elon Musk. Ito nga ay tinatayang aabot na sa $300 billion per year as of 2018. Nakikita ni Musk na ang potensyal na makagawa ng isang artificial na syudad at magkaroon ng malawakang exploration sa Mars ay posible, at kalaunan ay maging ikalawang planeta nga ito para sa mga tao. Ayon sa kanya, ang mga ito ay posibleng maging realidad sa pamamagitan ng terraforming of Mars. Ang hypothesis na ito ay naglalayong magkaroon ng rehabilitation process ang planetang ito. Para kasi maging makatotohanan ang terraformation, kailangan ng malakihang pagbabago
sa magnetosphere at atmosphere ng Mars. Kailangan din na pataasin ang temperatura nito dahil ang Mars ay isang malamig na planeta. Sa pamamagitan ng pagpapabilis ng greenhouse effect, iniisip nila na posibleng mapainit nito ang atmosphere ng Mars at kalaunan ay matunaw ang mga ice reserves nito. Pinag-aaralan din ng mga eksperto ng NASA ang posibilidad na gumawa ng mga selyadong biodomes kung saan ilalagay ang mga oxygen-producing cyanobacteria at algae na tutulong sa pagpuproduce ng mga oxygen sa lupa ng Mars. Kung sakaling magtagumpay ang eksperimentong ito, gagawa sila ng marami at malalaki pang mga biodomes na kalaunan ay posible ng tirahan ng mga tao. Ayon naman sa pag-aaral ng NASA scientist na si Jim Green, kung maglalagay ng magnetic dipole field sa pagitan ng Mars at ng araw, matutulungan ito na maisaayos ang atmosphere ng planetang ito. Sa simulation niya ay pagkatapos lamang ng ilang taon ay magkakaroon na ito ng halos kalahati ng atmospheric pressure na katulad ng sa Earth. Bukod pa dito, dahil wala ng mga solar wind, ang mga nagyayelong ice caps ay matutunaw na at kalaunan ay posibleng magiging karagatan ng Mars. Sa kasalukuyan ay ginagawa na ng SpaceX ang sasakyang pangkalawakan na Starship na tinatayang kayang magdala ng 100 metric tons ng cargo payloads. Plano nila na maging reusable ang spacecraft na ito para magamit nila sa magiging biyahe mula Earth patungong Mars and vice versa. Sa ngayon ay nasa second stage na ang manufacturing nito at ayon kay Elon Musk, posibleng in 2 to 3 years ay magkakaroon na ito ng test flight. Nito lang August 2, 2020 ay matagumpay na nakabalik ang SpaceX Crew Dragon spacecraft na sinakyan ng dalawang astronaut mula sa NASA na nag-launch noong May 30, 2020. Si Bob Behnken at Doug Harley ang mga unang tao na sumakay sa SpaceX spacecraft. Ang sasakyan ito ay nagdala ng dalawang astronaut sa International Space Station at matagumpay naman na nakabalik sa Earth pagkatapos ng dalawang buwan. Ang tagumpay na ito ni Musk ay tila mas nagbigay ng guhit ng liwanag sa pangarap niya na masakop ang planeta ng Mars. Sa ngayon ay wala pang launching na nasisimulan para sa Mars mission pero ayon kay Musk, posible namang magamit ang isa sa mga SpaceX rocket sa susunod na misyon papunta naman sa buwan by 2021 bago ito gamitin sa planeta ng Mars. Kamakailan lamang ay nagkaroon ng ilang tweets si Elon Musk tungkol sa kanyang detalyadong plano para sa Mars mission. Sinabi niya na nais niyang makabuo ng syudad na kayang tirahan ng 1,000,000 tao sa planetang ito sa pamamagitan ng pagbuo ng 1,000 Starship spacecraft. Sa kanyang estimate ay kung makakapagpalipad sila ng 3 spacecraft araw-araw, nakakapagdala sila ng 1,000,000 tao sa Mars sa mga susunod na dekada at makakapagbigay sila ng napakaraming trabaho dito sa Red Planet. Gusto din niyang makasama sa Mars kahit ang mga walang pera sa pamamagitan ng isang loaning system na pwede kahit kanino. Abangan ang ating mga susunod pang kabanata sa ating serye ng Mars and Space Exploration. Siguradong sa mga darating na panahon ay mas marami pang exciting na update mula sa space expedition na ito. And before we end this video, shoutout muna sa ating mga solid na katropa, Arlene Mercado and Mercado Family, Ivan Canencia, Maria Cristina Sherilyn Esmilla, Ernie Mantawil, Jan Ray Biagan, Russo Mendoza, and kay Rochelle Quemado. Salamat po sa inyong pagsuporta. Kung nagustuhan nyo ang video na ito katropa, make sure to hit the like button bilang suporta sa ating video. Mag-comment kami rin sa ibaba kung ano ang reaction mo tungkol sa video na ito sa pagsakop ng Mars. Alright guys, maraming salamat sa pag-tune in and kita-kits tayo sa ating next video.